again sa aking Lee's Tech Channel. So, narito naman ulit ang inyong Ate Lee's for another video. And for today's video, guys, ang i-review natin ay ang panibagong Xiaomi Redmi Note 12. So, ano bang interesting dito sa bagong Redmi Note na naman na series ngayon? This Xiaomi Redmi Note 12, guys, is meron na po siyang 120Hz AMOLED Display. Meron na po siyang powerful Snapdragon 685 na processor. And guys, 33W fast charging din ito. Titingnan natin kung ano pang kaya yung offer ng phone na to. Kaya wag na natin patagalin pa ka, Techies. Magsimula na tayo. Guys, ito yung box ng Redmi Note 12. Actually, nag-unboxing na ako nito. So, sa mga hindi nakakita na aking unboxing nito, guys, puntahan niyo lang po ang aking social media accounts. Andun po sa aking mga reels yan. So, ayan guys, diretso na tayo sa ating phone na Xiaomi Redmi Note 12. At ang color na meron ako, guys, is ang kanilang napakagandang mint green. Ayan. Maganda kasi flat po yung back panel niya and glossy nga po yung kanyang finish. Meron po siyang triple cameras and yung kanyang frame din is flat na. So, trendy po siya ngayon. Makikita nyo rin po dyan na USB Type-C na rin siya. Malaki din yung holes ng kanyang speaker. So, good job. And, ang gaan lang po ng phone, in fairness, 183.5 grams lang po siya. And, sakto lang po yung kanyang thickness. 7.35 millimeters kasi siya. Napapansin ko lang is na mark agad yung aking mga fingerprint. So, maganda is, lagyan mo na lang ng kanyang free clear case para hindi madikit yung iyong mga fingerprints. Ayun guys, nakita niyo na po yung kanyang design. In fairness, I like it. It looks so nice and trendy. Bagay na bagay din to sa mga youngsters dyan. So, tingnan natin yung other colors. Actually, meron silang onyx gray din guys and ice blue. So, it depends on you kung ano yung favorite color nyo. Ano yung best bet nyong color sa kanya. Ayun guys, nakita niyo na po yung kanyang design. And now, titingnan naman natin yung kanyang display. At itest na rin natin kung maganda din ba. So, again, as we turn on the screen, ayan guys, in fairness, maganda kasi dot display na pala siya. Vibrant na rin and napaka-smooth. Ang ganda ng mga icons, HD na HD. Kasi nga naman, 120Hz AMOLED display na kasi siya. And ang maganda dito guys is protected na rito ng Corning Gorilla Glass. Kaya scratch-free na rin siya. Another thing na maganda sa screen niya guys, DCI-P3 wide color game mode na siya. So it offers wide color game mode that enhances the immersive and fluid experience. Makita nyo nga dyan as we scroll through the SOCMED or content. Paganda yung kanyang display. Smooth yung color transition niya. At ang kanyang gameplay, guys. And apart from that, 700 nits na rin. So, kahit nasa labas kayo, makikita nyo ng clear na clear yung display niya. At kahit magpipicture kayo outdoor, klarong-klaro yung display niya. And now guys, when it comes sa kanyang system, ang maganda rin dito kay Xiaomi Redmi Note 12. Powered na nga siya ng Snapdragon 685, which means seamless and efficient na yung multitasking experience dito in terms of photography, gaming, audio, and streaming. So, dyan guys, tinetest natin yung kanyang system while playing games. And makita nyo dyan guys na napaka-smooth sailing lang ng ating gaming performance. Kasi meron din siyang 6 nanometer process which boosts the power efficiency of the 2.8 GHz CPU. Kaya napaka-smooth po ng gaming performance. At ang maganda din dito guys is 8 GB na rin yung RAM nito. So you can easily switch between different apps and perform various tasks simultaneously na wala kang ma-experience na lags or delay. And yung kanyang storage din guys is 128 GB na rin. Enough na rin naman siyang storage actually para sa mga ini-install yung apps or documents or videos and photos kasi malaki naman siya and expandable naman siya up to 1TB din, which is good news. And now, when it comes naman sa kanyang battery, good thing naman dito sa kanilang bagong Redmi Note 12 is 5,000 pa rin yung milliamp hours battery nito, which is nice. And 33W fast charging na rin siya with MMT technology, which ensures it's stable and efficient process. So, maganda at mabilis na rin yung kanyang charging experience. And guys, when it comes sa camera naman ng phone na ito, ang maganda rin sa kanya is meron nga siyang 50MP and meron siya supporting camera na 8MP for the wide angle and another 2MP for the macro camera. And guys, in fairness, it's
pretty decent. Makita niyo naman dyan kung gaano kaganda po yung rear camera performance niya. Napaka-clear and wide din po yung coverage. Yung maganda rin sa kanya, guys, is even the portrait, it's very clear din. And saktong-sakto lang na ma-appreciate talaga yung object at hindi din exaggerated yung blurness ng backgrounds. Even sa madilim na or sa night shots, mas magiging brighter siya. So, mas magiging maganda pa rin. In fairness, kahit gagamit ka nito night, hindi ka mag-worry kasi may night feature siya. In fairness, nagustuhan ko naman yung rear camera niya, no? So, now, sa front naman niya, meron siyang 13MP din. And tinay natin yung mga selfies natin dyan pang malakasan. And in fairness, guys, yung selfie shots naman niya is magaganda naman. Actually, gusto ko yung selfie niya kasi fine lang siya. Hindi siya exaggerated yung quality. May iba kasi na parang edited na masyado, like liliit yung mukha mo, yan. Tapos yung skin mo, napaka-smooth. So, eto guys, hindi nalalayo sa real beauty mo yung quality. Pero, na-enhance naman siya na mas presentable siyang tingnan. Ayan, nakita niyo na po yung camera performance ng phone na to. And in fairness, very impressive. Mas na-impress din ako, guys, nung sa gaming niya, no? Kasi nga, ba diba, sa Mobile Legend, high frame rate and ultra setting na siya. So, imagine that as a mid-range phone, ultra setting is so nice. So, mahilig sa Mobile Legend, bang-bang dyan, magugustuhan niyo to for sure dahil sa napaka-smooth niyang gaming performance. Now, sa COD din, guys, ipakita ko rin sa inyo dyan sa mga mahilig mag-COD. Nako, guys, eto maganda rin kasi high frame rate din yung kaya niya and very high setting din siya. And as you can see, pati yung graphic quality niya, napakaganda, guys. Almost, para sa akin, realistic. So, ito talaga yung nagustuhan ko kapag ka-AMOLED na yung display. Kasi, mas may enhance yung quality ng game. Magiging crisp siya, mas magiging punchy siya kesa sa IPS LCD. So, yun yung maganda sa AMOLED talaga, guys. So, ito pong hawak ko ngayon na variant. Actually, marami naman silang other variants. Ayan sa screen. And in fairness, halaga niyang yan, masasabi kong reasonable talaga yung price niya, guys. And sobrang nasusulitan na ako. Imagine, Snapdragon 685 na siya. Napakagandang processor na yun sa isang phone. Plus, eto pa, 50MP na rin yung camera niya. So, again, enjoy ka na sa mga photography journey mo or sa pagkikip mo ng memory. And ayun na nga, napakaganda po ng gaming performance niya. Solid po yung gaming performance nito. And fast charging din siya. Then, matagal siyang malow, but in fairness naman sa experience ko. So, nandito naman na sa kanya yung mga hinahanap kong quality sa isang phone. Hindi siya masyadong mahal. Hindi rin sobrang cheap yung price niya. Talagang reasonable lang. Eh, nasusulitan na ako doon. And again, iba-iba tayo ng preference pagdating sa phone. Basta for me, yung mga gusto ko is nandito naman. Swak lang talaga siya sa bulsa. Sa mga naghahanap ng affordable pero powerful na specification. So, yun lang po. Maraming po salamat sa panonood. I hope na na-enjoy niyo po ang aking video. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and share this video to your friends and of course subscribe to my YouTube channel. See you again, Techies, to my next video and bye!